Mula sa iba't ibang pakulo at kalokohan na pinagagawa sa social media, ay napaniwala ni Ryan Garcia ang mundo ng boxing, napapalubog na ang kanyang karir. Hey, where's your mama, baby? Where's your mama? Oh, I'm gonna go flirt with your mama. Ooh, she got me fine as fuck. Yeah, I want some of your mama. I want your mama now. Your mama probably my DM. Ultimo mga boxing experts ay sinasabing wala umanong pag-asa si Garcia dahil sa pagiging unprofessional at kawalan nito ng disiplina. That's right. And Ryan proved them wrong. Yeah, Timothy barely somebody. Sa weigh-in pa lamang ay makikita na parang hindi na siniseryoso ni Garcia ang paparating nitong laban dahil sa kabila ng pagiging overweight nito ay nakuha pa niyang uminom ng alak sa harap ng maraming tao. 143.2 official weight for Ryan Garcia. Dahil sa ganitong ugali na ipinapakita ni Garcia ay unti-unti nang nawawala ng tiwala sa kanya, ang mga boxing fans at inaasahan ng matutulad ulit sa kanya ang nangyari sa laban niya kontra kay Davis. Maging si Devin Haney ay minaliit ang kakayahan ni Garcia na sinasabi pang isa lamang si Garcia na katulad ng mga nakakalaban niya dati at walang espesyal sa kanya. Maging sa mga press con at weigh-in ay makikita na nag-uumapaw ang confidence ni Haney kung saan minamama lamang nito si Garcia. Subalit sino nga ba ang mag-aakala na ang sinasabing malakas ang tama sa utak na si Garcia ang magbibigay ng unang talo at magpapabagsak pa ng 3 beses kay Devin Haney na kilala bilang elusive at technical boxer. Bukod sa pagpapaniwala sa drama na ginagawa niya sa build-up ng laban, ay naging susi sa tagumpay ni Garcia ang pamatay nitong left hook. Hindi din nakaligtas si Haney sa lakas ng left hook ni Garcia kahit pa alam na nito at alam ng buong mundo na ang left hook ang magiging pangunahing gagawin ni Garcia sa laban. Lutang na lutang din ang speed ni Garcia na kahit hindi ito gumagamit ng angles ay nagagawa pa din niyang malusutan ang mahigpit na depensa ni Haney. Sa unang round pa nga lamang ay naiparamdam na agad ni Garcia ang speed at power nito nang mapaalog niya si Haney mula sa kanyang left hook. Mula nga noon ay tila ni respeto na ni Haney ang power ni Garcia at bahagyang nabawasan ang confident nito sa laban. Makikita din ang improvement sa depensa ni Garcia na kahit papaano ay naiitaas na nito ang kanyang depensa habang bumabato ng suntok. Kaya naman hindi na siya basta-bastang nakakounter ni Haney. Mapapansin din na disiplinado na ngayon ito sa laban dahil hindi niya pinipilit na i-knockout si Haney ng alanganin. Kahit pa ilang beses na napabagsak si Haney ay naghihintay pa din si Garcia ng tamang pagkakataon para makuha ang knockout at maiwasan na mag-overcommit na maging sanhi pa ng pagkatalo kapag nasingitan ito ng counter. Isa pang naging malaking bagay sa pagkapanalo ni Garcia ay ang pagkuha nito sa serbisyo ni Derrick James bilang head trainer. Dahil kay Derrick James ay naayos ang mga bad habits na ginagawa ni Garcia sa ibabaw ng lona para lang makapagpatama ng power punches. At naging mas disiplinado na ngayon si Garcia sa pagbabato ng suntok na makikita naman natin na hindi na basta-basta bumabato ito ng suntok lalo na kapag alanganin. Sa madaling salita, ibang Ryan Garcia na ang napanood natin na tumalo kay Devin Haney. Malayong malayo na sa Ryan Garcia na nakaharap at pinasuko noon ni Tank Davis. Dahil sa impresibong upset win ni Garcia ay mabubura na nito ang masamang reputasyon niya bilang quitter. Hindi man nakuha ang titulo mula kay Haney ay hindi na maikakaila na isa si Ryan Garcia sa dapat na katakutan ngayon sa super lightweight division.